Magandang araw. Stephanie Ucor, hello. Ako po pala si Jessa Ligorte. Ang aking ilalahat ngayon ay tungkol sa Idyolek. May guest ako ngayon, ang aking kapatid, aking elder sister. Sige, pakilala ti, ang imuhang name, no? Imong pangalan mo, kanang imuhang edad, at saka trabaho. My name is Emeline Ligorte, 41 years old, online English teacher. So, ako lang question kay, wala kay idea or naba kay idea sa Idyolek nga ang disgutan? Wala, sige. Na ako yung mga question dere, akong gipang sulat, gipang listan ako. Para kanang madinawan sila ang atong mga tagapanood nga. Unsa jud ay, ang Idyolek? Sige. Kanang, gusto mo ba at masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? Of course. Okay. Magaling naman. Dapat jud happy jud. Of course. Ano ang mga libangan mo pag hindi ka nagtatrabaho? Ala syempre. Kuan jud na libangan. Libo wala man jud kay trabaho. Hobbies. Sige, hobbies. Traveling, gardening and exercising. Wow, traveling. Mahal. Sure. Need money. Sure kayo kung ate guys no kay. Hilig din na siyang travel ever since. So, nya pero ang kwarta is limited man. Pero naka-travel na siya around. Di ba? Over. Sunod na question is Akong i-try akong best sa pag-Tagalog, Ma'am Yukor, mga kuan. Kay Bisaya din mi dere. Mo din na mo din. Yeah, try your best. Ako, anang ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Ha? Very good. Ano naman ang kuante? Kanang pinaka-paborito mong lugar kanang na napuntahan na ninyo? Sa jud? Philippines? Philippines, how about kanang abroad? Abroad? Favorite country? Ikaw gud mag-igo. Unsa jud na ano? US and probably Singapore. Sure. Pero mas pwede yun yung mga kuwan sa Philippines, no? Mas nice yung Philippines. Of course. Nice. Magaling ang ate kay. Kuwan, makabayan siya, pusong mamon pa, then kanang pusong Pinoy pa. Wala siya, ako akang gikuwan nila ha. Pusong Pinoy siya, pusong mamon, at makabansa. Ana na siya, di ba? Ako na kang gikuwan kay. Maulan siya, i-show yung face. Hey, Char! So, over! Sige na, God! Ati is very kwanjot. Muna to guys. Ako na i-explain ang Idyolek no. Moto iha mga tinubagan. Kanang motoy kanang naay mga examples ato sa Idyolek like sa to. Of course, mga minaldita, mga sinuplada. Pero na siya heart ng puso mo. Kana char. Kana syempre. Over. Muna siya guys. Ang Idyolek kay ang ako pagsabot kay kanang isang variety ng wika mano ang kuan-ana kanang kuan-jud mo di kanang top meaning niya pero katang mga char o kuan feel na ko mo to siya halimbawa jud to siya isa sa mga halimbawa ng Idyolek kaya kanang asta po ang Bisaya consider po na siya sa Idyolek kay mo man na used kayo nato especially kanang Cebuana mi nya Bisaya man diba so mo to guys. Hopefully, mas makanang maganahan, magustuhan mo po, Ma'am Yukor. Say bye, te. So, Idyolek means? Muna to, kanang imuhang mga nakasanayang expressions? Expressions or dialect? Expressions sa isa ka tao, sa isa ka place, pananglitan. Pana, mga expression, eh. Other example? Katugod, mga history, inistoryahan ni Kuan. Mga trademark ni Kabayan. Kanang magandang gabi. Ay, ug katong kang kuan. Ang buhay wither lang kang kuya Kim. Wala siya. Wala siya Idyolek na siya. Okay, so the so akong i-end no akong kuan by six questions si Ate guys pero kuan muna to siya hopefully jud. Hopefully masabtan jud especially sa naglantaw karon. Thank you. Bye-bye. Have a good evening. Have a good day. Bye-bye. Muna na ti oy. Bye guys.
Okay, like in my interview, guys, Atira. Kami randuwa dito eh.